yung number one, ito yung lagi kong sinasabi sa mga anak ko. No free lunch. Lahat na gusto mo, kailangan pagpaguran mo. Walang libre sa mundo. Yung number two, daig ng masipag ang mahusay. Lagi ko din ito sinasabi sa mga anak ko. And it is true. Whether in the workplace, in any organization, yung nagsa-stand out talaga yung masipag. And maraming makuhusay na hindi nagpe-perform well dahil kulang sila na sipag. So para sa akin, kung pagpapapiliin ako kung ano yung meron ako, mas dapat meron ako ng kasipagan. Yung number three, you are measured by the things that you do constantly and consistently. So, hindi ito yung mga one-time na mga eureka moments. May nadiskubre ka na something o meron ka nagawa na extraordinary. Pero na-measure ka kung ano yung ginagawa mo on a day-to-day basis. Anong quality ng trabahong pinoproduce mo consistently. Kahit paminsan makusay ka, paminsan hindi. Hindi yun okay. Kasi yung okay talaga yung kahit anong oras, kahit anong season, maaasahan ka. Hindi mo pinapa-apekto yung mga moods mo. Hindi mo pinapa-apekto yung personal na pinagdadaanan sa klase ng trabaho na ilalabas mo. Yung number four, eto hindi to original sa akin. Nakuha ko din to sa asawa ko. Na character is more important than all the competencies combined. Yung version nito ng asawa ko, character is the most important ingredient of leadership. So yung tweaking ko lang, mas mahalaga sa kahit anong ginagawa mo yung pagkatao kesa sa husay mo. Again, mame-measure ka hindi sa husay mo, pero kung gaano ka kabuting tao. And last, nakita ko to recently sa Jerusalem. Nakita ko siya sa Holocaust Museum, pero medyo ite-tweak ko ng konti. So yung tweaking ko, we are what we tolerate. Hindi tayo nade-define lang sa ginagawa natin o sinasabi natin, pero ano ba yung pinapalampas natin? Sa mas malaking konteksto sa bansa natin, ano ba yung mga tinotolerate natin? Kasi kahit gumawa tayo ng napakaraming mabuting gawain, pag nagtotolerate tayo ng kasamaan, hindi pa din okay yun. So many of our public servants, paminsan kasi yung mood survival eh. So kahit hindi sila sang-ayon sa nangyayari, hindi na lang iimik o makikibagay na lang para mag-survive. And pag ganun yung mindset ng marami, yun talaga yung masama para sa bansa natin kasi hindi natin na ilalaban kung ano yung dinideserve natin as a people. So siguro yun yung lima.